Devotion 116. Magandang araw po. Ang ating pong passage for today ay mula sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 39b. Nang sinasabi dyan ay ganito, "Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa." Ito ang salita ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Kaya naman dinemand ng Diyos na tratuhin natin ang bawat isa ng may respeto, dignidad, and consideration. Gayunpaman, dito sa makasalanang mundo, hindi natin maaasahan na palagi itong mangyayari. At dahil dito, dapat nating asahan na tayo ay dadaan sa mga pagdurusa, mga pagkapakasakit, pangaalipusta. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 16 to 23, "Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magkasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magkasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magkasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. At lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao." Ito ang salita ng Diyos. Kaya ayaw man natin ay dapat haripin natin ang katotohanan. Nahaharap at haharap tayo sa ganitong sitwasyon. At nararapat lamang na pag-aralan at alamin na natin kung paano natin i-deal ang sitwasyon na ito habang hindi pa ito nangyayari sa atin. Paano tayo mag-respond sa mga pangiinsulto, pangaalipusta, and even sa mga physical na mga pang-aabuso. At pagdating sa bagay na yan, ay wala na tayong the best example maliban sa Panginoong Jesus. Kung hindi mo alam paano ka mag-react when personally attacked, just look at how Jesus did it. Nung siya ay physically na inabuso ng mga Roman soldiers at maging ng mga Jewish leaders, nung siya ay pinitawanan, pinahiya, bago pa siya tuluyang ipako at mamatay. Nakita natin, hindi nag-react si Jesus sa salita and even in action. In Matthew chapter 26, verses 67 to 68, makita natin, dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagasampal naman siya ng iba at kinutya, "Hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino sumampal sa iyo." Ito yung nangyari, di ba? At nung siya ay nakapako na sa krus, ano ang sabi ni Jesus? Despite of all these things, in Luke chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kanyang kasuotan. Isinummarize ni Apostle Peter kung paano tayo dapat mag-respond based sa halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesus. In 1 Peter chapter 2 verses 20 to 23, basahin natin. Ang sabi ni Pedro, "Kay pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol."
Mayroon na bang pagkakataon sa buhay mo na ito ay nagawa mo? Yung nagawa mong pigilan ang iyong sarili na mag-react violently or verbally or yung kahit i-ignore na lamang yung mga nararanasan mong atake sa iyo? At kung mayroon nang nangyaring ganito sa buhay mo, naaalala mo pa ba yung naging resulta ng ginawa mong pagtitimpi? Ano ang natutunan mo nung ginawa mo ito? Ginawa mo ba ito dahil gusto mo lamang masabi sa sarili mo na ikaw ay mabuting tao? Or ginawa mo ito dahil sa pagsunod mo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo? So yun lamang po. See you tomorrow. Have a blessed day.